Alright, you're still tuned in to Millennial TV. Kung may kakilala kayo that you know na makaka-relate with our topic, why not hilahin nyo sila to watch with you, chat, message, or better yet, call them now. And just like what Chris said before, our commercial break, we will dig deep sa topic natin ngayong episode na to. Okay, so... Zarah, what are social pressure para sa'yo? And like, is it pagmamadali ng mga tao sa'yo na magpakasal agad, maging successful agad, makagraduate, katulad ng mga viewers natin, mga di pa nakakagraduate? Or is it something else na parang, kailangan ko na talaga matapos to, kundi lagot ako sa ganito, or kaya hindi kompleto yung sarili mo? Parang more on successful. Ganun. Kasi since andun tayo sa age na 20s, di ba? Yes. So parang kailangan. Midlife crisis. Parang, quarter life pa lang. Ay, quarter. Napa naman. Ayun, yung mga pagiging successful, like yung mga ibang tao na... Like, ano pa yung mga gusto mong ma-achieve? Ngayon, model ka. Di ba? Tapos nag-work ka ngayon. For me lang, my goal is to be financial... Stable. Secured. Uh-huh. Actually, sa future. Parang yun, retired. Yeah. Retirement na agad yung iniisip. Parang yun lang. Okay, how about you, M.A.? Ang pressure ko ngayon, bills. Kasi, actually, feeling ko, Adulting life. You know, so syempre, if you're paying a mortgage for your car or yes. for your condo, for... Basta may mga responsibilities ka na, yun yung nagpapa-stress sa buhay ng tao ngayon. Kasi syempre nakatali ka eh. That's why, di ba yung mga tao parang sinasabi lagi nila na, mag-invest ka sa ganito, kunin mo itong ganito, ganito. You know, for me, let people manage their finances. Kasi minsan, mag-loan ka na ng ganito, mga ganito. Oh, eh. Matatali sila. So, ang akin, unless you really need it and you really want it, you can pay for it. Huwag ka munang kumuha ng mga sobrang long-term na mga loans or something. Kasi even if you don't like your job anymore, you will stay there because you need a stable income every month. So imagine that, di ba? Mas ingat ka lang. Ang nakakatawa kasi di ba kunyari maglalakad ka sa mall. Di ba may mga nag-aalok sa'yo ng mga credit cards. Kumuha ka ng credit cards. Or kaya car, di ba? Be wise. I mean, huwag kayo magpa-pressure na porque may kotse na yung mga friends ninyo. Kailangan nyo na rin kumuha ng car. Just kasi it's a liability. Mag-grab kayo, mag-angkas kayo or anything. Just maglakad kayo. Okay lang mag-commute. Mag-commute, yeah. I mean, there's no shame in commuting. Kanina nag-angkas ako para lang makaabot sa show. So, hello. Yeah, be practical, guys. So, how about you, Chris? Like, ikaw? Ay, ano yung pressure pa ba sa'yo? Pressure. Kakasal ka na ba? Parang wala namang ako pressure kay Chris. Pressure ka na ba? Gusto mo ba mag-family na? Or something? Hindi. Wala pa sa isip ka. Business. Meron ba, Chris? Yun lang naman ang pressure sa akin. Same sa akin yung mga bill. Mga bill. Normal naman yun, di ba? Sa mga responsibility. Waki. Ano nagpapa-pressure sa'yo? Ano yan? Election. Oh my God. Yeah. Ano nagpapa-pressure? Elections. Oh, okay. Election yung pressure. Yes. Okay. I don't obviously want to use this show to campaign or whatever. I'm just being me. Pero, di ba, nabanggit natin kanina na a lot of the way you manage your insecurities and the way you carry yourself, ikaw naman yung may responsibilidad niyan. Pero honestly, sa taong tumatakbo na kahit gaano ka linis yung gusto mong gawing image that you project to other people, it's just, I guess, the nature of the game na magiging prone kang batuhan talaga ng criticism or mabatuhan ka talaga ng mga ibang tao na syempre, bakit ka naman inamin iboboto to if diba, there are certain qualities that they don't like about you. So it's the type of honestly it's new to me also kasi kakarating ko lang sa point ko ng buhay ko na I got comfortable with yun nga who I am, where I am financially, where I am with my relationship with God, with family, my career. And then eto, pumasok yung pagtakbo ko sa Paranaque as counselor and all of a sudden na-reset na natin bigla yung everything I thought I was comfortable with, all of a sudden, biglang kailangan na natin baguhin ng konti because there's a certain image that you have to
not to say na nagkukunwari lang ako or nag-pretend ako, I like being me. Mm-hmm. But having to package it in such a way na kagalangin ka ng tao para botohin ka nila at hindi ka sisiraan ng mga detractors mo, it's an exercise I'm learning all over again. So ako gusto ko man sabihin sa sarili ko na I'm confident and I don't let the pressure get to me. I'm at the point na yun nga, because of the campaigning I do right now, I have to relearn a lot of these things about being comfortable and being myself and being presentable all over again. So back to, ayoko naman sabihin back to zero. Syempre yung experiences ko from before helped me out naman right now with what I'm doing. But there's a lot of new things na natututunan ko na akala ko pa naman I've figured myself out na. Yeah. But yeah, I think what's important about what Joaqui was saying was it's a learning experience. I think we don't stop learning, yung kahit na naka-graduate ka na ng college or kahit pa nasan ka na, like kahit pa siguro manager ka na, kahit pa may sarili ka ng business. I think you keep on, don't stop being teachable. Oh, I think that's what pressures me then. Like parang, okay, I did what I want to do. Well, what's next? Parang naka-pressure din na people are doing what they want. But where you're coming from. Guess you ba? So I think yun nga, yung sinasama mo na parang after mo na-accomplish, I think set higher goals but realistic. Okay? O yung parang like I want to do this, pero kailangan kasi parang i-trim down muna natin siya into goals, into tasks. Kasi yung dream natin, meron tayong mga parang ina-aspire something na feeling natin ang hirap-hirap niyang abutin, that's why napipressure nga tayo or until na parang wala pa rin nangyayari sa life natin. Let's start with, you know, little habits, goals muna, tasks. Small steps. Mga ginagawa ni Chris, yung mga sinasabi ni Chris, yung mga car niya, ganyan. At saka for me, para maka-move forward ka into a better person or maging successful na tao, importante din talaga yung masaya ka dapat sa ginagawa mo, di ba? Are you happy with what you do? Do you have a job right now? Currently, none. Ay, ang saya no! Nakaka-ingin! Walang pressure. Ito lang, host lang. Ay, grabe no. Ikaw, not having a job right now, does it affect you? Oo naman. Naghahanap ako. Actually, may mga interviews ako these past few days. Ayan, may pressure din dyan, di ba? Siyempre, every month, wala kang income na yung stable yun ng woman paycheck. Libre sa first world, ah. Mimik ka dyan. Ito guys, so why do you think people are socially pressured? Feeling ko nasagot ni Joaqui yan kanina na it stems from your parents. Yeah. Sometimes your parents compare you to other people. Yeah. So parang iba rin, parang, di ba? So it starts when you're young and then until dun sa school, no? Yeah. When you're a kid. Until... And then it just grows na, lalo na ngayon, we have social media. Mm-hmm. So parang nadadagdagan mo. For me, feeling ko mas ramdam natin ngayon yung pressure because of social media. Yeah. Yun, tama yan. Kasi before yung bata naman ako, no, kahit feeling ko ako yung pinakamahirap sa mga classmates ko, hindi ko naman ako compare na. Diba? Parang wapakals lang. Oo, like, naglalaro pa rin kayo ng mga friends mo. No. Ngayon kasi may kita mo na talaga na. Oo, parang shocks siya, umaangat siya sa buhay. Ako yung sa bahay lang ako, nagagawin ko. Hindi kasi natin naisip minsan yung mga pinupost, puro mga positive. Pero mga ganda lang yan. Yeah. Diba? Curated naman kasi talaga yung mga sa social media. Like, so sometimes you just post yung mga moments na you're very happy, you feel successful. Yeah, it's very unrealistic lang mo talaga. Why would people post na bad thing, di ba? Tama. No one's life is as perfect as their Instagram feed. So, pili ko, isa yun sa mga kailangan yung itandaan na kung ano yung manikita niya dyan, mayroon siyang process. May post-editing na nagaganap. So, marami pong budol, especially sa TikTok. Very so, right. Ayun. Kasi syempre, hindi mo naman ipopost lahat ng mga problems mo doon, di ba? Of course. At syempre, gusto ba natin nabubulgan na, ay, ganito yung pinagdadaanan niya. Syempre, di ba, lahat ng success natin, ipopost natin. Pero,
I think we can get inspiration from them. Yes. Parang, oh, someday mabibili ko rin yan. Choice ng tao kung gusto nila makita yun as a good thing or kaiinggit. Correct, correct. Diba? Diba maraming nakaka-cancel because of that? Parang, ang insensitive mo naman. Bakit nagyayabang ka masyado ka namang ma-flaunt or ma-flex ka ng... Yes. Ma-social media. Ikaw ba ma-social media? Para, ba't lagi nang itinatong ng music? Hindi ko pa yung mga kasi. Next na kaya naman. Wala naman ako mapapala sa inyo, girl. Hindi, kasi, ina-curious lang ako kasi na-check ko yung Instagram. Lang kayong dalawa lang. Hindi ko kasi, wait lang ha. Hindi ko tuwa tayo na spin-off ng Millennial. Hindi ko sila dalawa lang. Guys, pake. Please. Hindi, seryoso. Hindi, seryoso. If you will follow Chris on Instagram, wala siya masyadong post. Sabi ko nga sa kanya, you know what, if I look like you, naku, tatagtarin ko talaga ng post yung Instagram ko. Pero iyon nga, some people kasi, they're not as active as yes. some people are on social yes. media. Parang, ano yung mga pinapost mo usually? Or actually, kung ano-ano eh. Ano mga pinaggagawa ko ganun. Mm-hmm. Tsaka ano rin ako, pala-scroll din ako, marami rin ako nakikita. Mga mm-hmm. magagandang nangyayari sa mga friends ko. Pero hindi ka nati-trigger? Hindi naman. Sabi ko, ganda ito ah. Bakit ito ko mati-trigger? Ako si Chris. Yung ay. Ganyan ko confident. Well, confidence is sexy. Feeling ko kayo, you just have to take it till you make it then. Sexy. Sexy ka daw. Walang mali siya ako. Okay. How about you, Yulam? Di ba sabi mo kasi kanina parang win-workout mo na itigil mo na yung pag-compare, itigil mo na yung mati-trigger ka, yung insecurity mo. Parang yung ginagawa mo. Naiisip ko kasi na choice talaga ng tao yan eh. Kung gusto mong mainggit or gusto mong maging better na lang isip. For yourself, di ba? So, it starts within yourself talaga na ay lahat na lang makikita ko as a good or positive side, di ba? Or the bright side. So, piliin natin maging masaya para sa sarili. May sinabi siya kanina na nagde-deactivate daw. Do you deactivate your social media content? Oo. Pag hindi masyado feel na may pag... Mag-scroll, ganun. Hindi. Ikaw, Joaqui, nagde-deactivate? Nag-social media downtime ako deliberately. Okay. I always detox. Mention this. Ganun yes, there ako. You go. All, every episode, I mention this. Put aside your phones, guys, when you don't need them. I mean, I get that we're dependent on them, pero please put aside your phones pag hindi nyo naman kailangan. There's so many things that ma-realize mong pwede mong gawin when you're not holding on to your phone. But siguro to back to the topic lang, no, yung on the subject of your expectations and where they come from and how these affect your mental health. Being a communications graduate din kasi, I've done a few thesis papers din on how the things that we see on social media, we keep asking nga, diba, saan ba galing yung mga pressure na to, saan ba galing yung mga expectations na to. And we've mentioned ourselves, we've mentioned our family, we've mentioned our friends. Mm-hmm. But one of the biggest things talaga na we don't pay attention to enough is really yung whether it's TV or social media. Kasi yung mga standards nga natin, kaya sabi nyo nga, yung because of the nature of the content that comes out there, yun yung nagiging definition tuloy ng lahat ng tao na we have to be, aspire to be this way or that way kasi yun yung lagi mo nakikita. Yeah. Hence the need for downtime nga kasi parang if you're not too immersed in these things, syempre kailangan mo naman talaga ng social media. You're an influencer, you guys have your own followings. Pero the only way talaga to detach from those realities is to find time for yourself. And ako nga, para sa akin, your mental health should get better if you're not always on social media. Of course, let's seek medical help, guys. Ha? Yeah. Not saying na mental health is just a matter of getting rid of your social media. Seek professional help para dun po sa mga may kailangan. Pero para lang doon sa yung mga pang daily na araw-araw na insecurities na you just wanna be able to take back control of your life, let go of your phone on the days you can. I mean, I'll keep repeating that every episode until everyone remembers it. Stay away from your social media when you can. And it's important. Yeah. And since we're talking about mental health, how do we find mental peace despite the social pressure around us? Mental peace. Well, isa na dun yung pag-deactivate niya or yung at least yung social media break. Or for me, huwag kang
ito lately ko lang to natututunan, yung parang hindi kailangan lahat real time yung updates mo. Oh, yes. And like before, I remember when I was like traveling abroad, parang medyo ignorante ka pa. So gusto mo lahat yung stories mo, like real time, kung nasan lugar ka, nakatag. And then, sabi ng mga kapatid ko, sabi nila, uy, kumain ka na. Kasi I was like busy like, capturing things. Yeah. And then, nag-iisip ako ng caption. Doon pala sa pag-iisip ng caption, diba? It will take time. Yeah. So, sabi niya, enjoy mo naman. Like, minsan, nasa labas kami. Yeah. Hindi ko na na-enjoy yung moment because I was so busy documenting things. Kasi as a vlogger, feeling ko, lahat content, kailangan lahat ma-share to real time. Parang isip without, mo, sayang kung di ko. Sayang, diba? Pero kasi na-realize ko, people don't really care. But yes. They would see it. They would see it. Kung kailan nila kailangan i-consume. Yeah. Hindi na kailangan na, okay, Sunday ngayon, so kailangan nandito ko talaga kasi family day ngayon, kailangan updated ka ng weekend ganap mo. Pwede mo siyang i-post ng Monday. Yes. Diba? Yung mga ganon. So feeling ko, wag ka na masyadong parang kailangan nandito ako, kailangan present ako. Kunyari, merong concert, kailangan nandiyan din ako, kailangan ganitong... Kailangan may ganap ka. Yes, kailangan may ganap ka pag weekend night. So, hindi na po uso yun ngayon. I mean, mas naiingit ako dun sa mga taong they can just stay away from social media. Parang yung mga ganun. Totoo yan. Mga homebodies. Diyan nagsisimula yung comparison, no? Diba? Mm-hmm. Pero speaking of comparison, ano masasabi nyo? Diba meron tayong, merong successful, merong hindi pa. May mayaman, may mahirap. Bakit, sabi nila, bakit daw hindi na lang pantay-pantay? Gulo yan. Hindi. Oo nga eh. Ako naman yung sagot ko. Ako may sagot ako dyan. Okay. Kasi, isipin mo kung lahat mayaman, sino magdininis ang toilet mo? Diba? I think feeling ko, when it comes to that, kasi sometimes people are just born privileged. Yeah. And it's up to you how you will navigate your way through success or yes. whatever. And there are certain stages in life or there are certain roles for everyone kasi talaga. Tama. Because parang hindi like ako, like, gusto ko ganito, hindi lahat pwede maging billionaires. Yes. I get that. Kasi sino gagawa ng bahay mo, 'di ba? Yung billionaire. Yeah. Parang for me, there's value in every role, kahit pa janitor or anything. There's, sa Japan kasi it's uso eh, na parang there's pride of profession, na parang there's respect for every job there. As there should be. And yung mga blue collars, even in other countries, mas malaki yung sweldo sa kanila. Right. Compared, dito kasi sa atin, it's different eh. So, yeah. So feeling ko, there's something that we, the government and everyone has to participate in changing life for people. Yeah. Isa yun, pero it's the truth. Kasi talagang, nga eh, bakit may mayaman, bakit may mahirap? Kasi kung lahat kayo, bilyonaryo, sinong nagtatayo ng bahay mo, diba? I think it stems na from the government. For me lang. Yeah. Oh. Yun lang. And sa sarili din kasi natin. Pero if we're talking about mental peace and social pressure, I think we should, you know, take time for ourselves, not put a phone. Mm-hmm. And yeah. I think if you know yourself naman talaga, I don't think you'll get insecure then. Yes. Okay. Nako, this is getting very, very deep, guys. Pero I think we're due for another break. And honestly, ang saya nung topic kahit medyo malalim, no? Pero reminder lang din po sa lahat na hindi naman po kami mga doktor. Of course, yes. We want to share all of these things with you para makatulong. But always look for professional help when it comes to dealing with anything like yung nga, mental health mo and even for social pressure. Yeah. Gusto ko lang ipaalala no na if you ever feel like you're bullied or you're nape-pressure ka nang hindi mo naman kailangan, always reach out to people, always call your closest friends and always keep in touch with somebody kasi there are people na baka it's just a matter of hearing somebody that values you or loves you and all of a sudden you feel beautiful again. Pero let's save that for when we come back. So, di ba, ngayon medyo heavy yung topic natin. So, baka pagbalik natin mamaya, pag-usapan naman natin yung mga pwede natin gawin to help, yun nga, detoxify, my favorite word, and make tips natin to make
people feel better about themselves sa mga pressure na ito. Yeah. So, relax lang kayo guys at babalik po kami.